Pray lang po tayo. Hello, hello. Sa bago po tayo mag-pray, ay unang salamat. Thank you for your patience in giving Congressman Sherwin a chance, the first and the last chance, to make his personal tribute for his beloved wife, Mayor Joni. Sa loob na nakaraang mga gabi, hindi siya nagsasalita ng kahit ano. At ito po ang kanyang first and last tribute sa kanyang minamahal na may bahay, ang ating minamahal na Mayor Joni. Wala pong masasabi kung hindi sa loob po ng 24 hours every day, si Sherwin po ay hindi humiwalay kay Johnny's Hospital. Minsan tumuungo ako noon, andun siya sa ilalim ng kama, nakaluhod at nananalangin. He did everything. Aming buong pamilya, talagang nasya kami dahil itong aming anak na ito, hindi nagtapat sa akin kung ano yung kailangan sa kung anong kanyang akala ko, sandali lang daw to, babalik agad. Sabi ko, baka kailan, daling kita sa Amerika o sa Israel o sa, nagtanong ko kay Pastor Baldoria sa Taiwan, 2 weeks lang daw ang vasculitis, galing na yan sa hospital ng Taiwan. Pero nagkaroon ng komplikasyon dahil hindi siya mapigil sa pag-prepare ng mga relief goods, distribution ng relief goods, pinagpapahinga ng mga doktor, ayaw magpahinga. Panlaban pala sa vasculitis ay tumaas ang iyong immune system. Hindi siya nagpahinga ng ilang linggo. Kung alam ko lang po na ganon, kaya ako'y nagsisisi po nung siya'y malagot na hininga, humingi ako ng tawad sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Isa ako sa pumayag na maging mayor ka ng Bukawi. Kung hindi ka naging mayor ng Bukawi, buhay na buhay ka pa. Dahil kung magtrabaho ko si Johnny, parang kalabaw. Maghapon nagtatrabaho, pupunta ng inang may sakit sa Taguig, sa BGC. Uuwi ng madaling araw. Hindi ho mapigil. Pero ang konsolasyon po natin ay yung sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. To be sa mga tunay na anak ng Diyos, to be absent from the body is to be present with the Lord. At sinabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, St. Paul said, "As for me, to live is Christ and to die is gain or profitable." Kaya't mahal, namatay man ako ng araw na yon, nang nawala ka, kailangan kong maging malakas para sa ating mga anak. Ikaw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay ko. Dito sa bulwagang ito at sa buong mundo, sa lahat ng tao na ang buhay ay nahipo mo, ako ang pinakamapalad. Dahil sa akin mo binigay ang kaisa-isang buhay mo para maging kabiyak mo. Sa akin ka sumugal. Sa akin ka tumaya despite of me. Iniisip ko, mahal,
pagkatapos ng lahat ng ito. At magpapatuloy ang paglalakbay naming lima. Ako, si Doreen, si Joaquin, si Ilia, at si Lexi. Saan na kaya kami pupunta? Ano kaya ang direksyon na tatahaki namin ngayong hindi ka na namin kasama? Napakahirap sagutin, mahal. Miss na miss ka na namin ng mga bata. Miss na rin kita, mahal. Gusto kitang maramdaman. Mayo a 20 pa, nung huli mo akong pinisil sa aking mga kamay. Sa tulong ng Panginoon, mahal, lalakad ako at ang mga bata, dala ang mga masayang alaala natin buong pamilya. Nung ikaw ay nabubuhay pa. Panghahawakan ko na lamang na tuwing ipipikit ko ang aking mga mata at hinahanap ko ang iyong pagmamahal at gusto kitang maramdaman na parang nandiyan ka lamang sa aking tabi at hindi kita nararamdaman ang mga masayang alaala ng ating pagsasama ang magtatawid sa akin sa gitna ng matinding pangungulila sa iyo. Sa ngayon, mahal, hayaan mo lamang na ideklara ko sa harap mo at sa harap ng buong mundo na lagi-lagi kong sasambitin at uulit-ulitin na ikaw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay ko. Magpahinga ka na, mahal, kasama ang Panginoong Jesus. Ang yakap ko at yakap ng apat na mga bata ay iyayakap ng Panginoon sa iyo. Thank you, Ne. I love you for the rest of my life and until the next. Mahal na mahal kita. Request Congressman Sherwin and the children to come here kung andiyan pa sila, sandali. If not, whatever it is, tayo mananalangin. Pero para sagutin ng Diyos ang ating dasal o pananalangin, tiyakin nating tayo po'y naging tagalangit na. Sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God. Even to those who believe it on His name. Yun lamang tumatanggap kay Jesus. Hindi po mahalaga ang reliyon sa Diyos. Ang reliyon po'y walang kapangyarihang magligtas. Ang mahalaga sa Diyos ay relasyon. Relasyon at hindi reliyon. Relasyon sa Diyos na makakamit natin sa magitan ni Jesucristo, nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanan ng tao, sa katubusan ng tao. Ang tumanggap sa kanya, bibigyan niya ng right to become children of God. John chapter 1 verse 12. Kaya sinabi sa 1 John chapter 5 verse 11 up to verse 12, this is God's testimony. God has given you and me eternal life.
and this life is in His Son Jesus. He who has the Son of God has life, and he who does not have the Son of God does not have life. You may have all kinds of religions under the sun and still go to hell. What is important is relation. Relation with God through the saving knowledge of Jesus, who said He is the only way, the truth and the life, and no one can come to the Father except through Him. John 14 verse 6. Tayo po sandali, yumukot manalangin. Kung tayo po'y sumasampalataya kay Jesus, tinatanggap natin siya. Pwede po mang naalala ko yung sinabi ni Dr. Billy Graham. Pag nagpapatanggap siya kay Jesus, gusto niyang ang mga taong tumatanggap kay Jesus ay huwag ikahiya si Jesus. Sapagkat si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo publicly, hindi niya ikinahiya ang mamatay publicly, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaysa isang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino man sa kanya'y sumampalatay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, for the non-Filipino speaking people all over the world, John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Shall we bow our heads, raise up our hands, even one hand, showing to the Lord that we are surrendering our life to Jesus? We are not ashamed of God, because God said, those who are ashamed of me in public, I will be ashamed of them when we face the Father and His angels. Follow me with a simple prayer. If you believe on Jesus Christ, who died on the cross because of our sins, who shed His holy blood for the remission of our sins, who rose up from the dead for our justification. Follow me with a simple prayer. Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with Your holy blood shed on the cross of Calvary. I believe in my heart You died for my sins. You rose up from the dead for my justification. Oh Lord Jesus, forgive me for all my inherited sins and committed sins. Come into my heart. Be my Savior. Be my Lord. Be my God. Fill me with Your Holy Spirit. Fill me with Your holiness and righteousness. Help me to live this life according to Your will. I'll just be the one to pray. Lord, bless all men and women, not only in this Prayer Garden Church at 101 Bundo Bukay, Bulacan, Philippines. Everyone, and most of all, bless the family of Sherwin, their children. And I know Johnny is with you, and Mommy Dory, Sister Dory. Just tell them, Lord, we will continue to do our best to prepare the brightest future for the children of Johnny and Sherwin. And Lord Jesus, whisper to Johnny, whisper to Sister Dory and to all our loved ones there. We love them very much. Thank you, Lord. At ngayon, Panginoon, inaangking ko ng pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, pagkikipisa ng Diyos Espiritu Santo, sumaamin nawang lahat, lalo na sa mga lalaki at babaeng nanalangin, nagbigay ng pagmamahal sa iyong anak, Mayor Johnny Villanueva Tugna, and to the family. Bless them beyond their ability to think and pray. We praise You, Lord. We give back to You all the glory. In Jesus' name, Amen.